نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عانا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا انك انت السميع العليم. Ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at tanggapin niya ang ginagawa nating salatut tarawih at ang ating pag-aayuno sa kabila ng mga marahil kanya-kanyang kadahilanan. Yung iba marahil pagod sa trabaho, yung iba ay sinakripisyo ang paghahanap buhay kapalit ng mga oras na ito na pagsamba sa buwan ng Ramadan. Si Allah ang tunay na magbibiyaya di. Yung iba hirap na hirap sa init, yung iba ay kanya-kanyang mga sitwasyon. Naway lahat ng ito ay tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinapaalala ko na ang bawat pagsamba sa buwan ng Ramadan ay higit na malaki kaysa sa hindi buwan ng Ramadan. Kaya kung atin itong pagtiisan, ito ay walang duda na sulit o mas higit na tagumpay. Wallahu ta'ala alam. Sa pag-aaral ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinapaalala na natin na siya ay naging ulila sa murang edad sallallahu alaihi wasallam. Sa sinapupunan pa lang, namatay na ang kanyang ama. At nang siya ay 6 na taon, pumanaw naman ang kanyang nanay. At nang siya ay 8 taon, doon naman pumanaw si Abdul Muttalib, ang kanyang lolo, na kung saan ang nag-alaga sa kanya hanggang sa kanyang pagtanda ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Binanggit din natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala binigyan niya ng paglalarawan ang isa sa katangian ng Quraysh. Sa Surat Quraysh, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'ila fi Quraysh, ila fihim, ibig sabihin ang kanlang oras, panahon ng paglalakbay, ila fihim rihlata shita'i was-sayf, ay ang panahon ng tag-init at taglamig. Parehong may naiulat dito sa dalawang panahon na ito. Sa panahon ng taglamig, naglakbay ang mga Quraysh kasama si Abu Talib. At dito, makikita natin na si Abu Talib masyadong malapit sa kanya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi ng mga historian na mula sa 10 years old, 11 years old, 12 years old, sinimula nang isama siya ni Abu Talib sa kanyang mga paglalakbay. So yung mga Quraysh, mga businessman, kung ikukumpara natin ngayon, para itong mga container van business, yung caravan ng Arab, 'di ba ngayon sa pier makikita natin yung mga container van na yon. Ito eksakto yung ginagawa ng mga Quraysh. At sinasama ni Abu Talib ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa murang edad na hindi nakakapagtaka kung bakit natuto kaagad mag-business o negosyo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palagi niyang sinasama dahil paborito niya nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang taglamig, sila ay pumunta sa Yemen at habang sila ay nasa stopover, kasi patigil-tigil talaga ang pagbabiyahe, sila ay nagpapahinga. Marahil sa tent sa kanilang mga caravan, nilusob daw sila ng isang malahalimaw na malaking kamelyo. At para sa kaalaman natin, ang kamelyo pumapatay ng tao, yung malalaki, dangerous siya. Nilusob sila at lahat na nagsipagtakbuhan dahil sa takot sa malaking kamelyo na ito at humarang sa gitna ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tipong inaabangan niya at hanggang sa pinigil niya, napakalma niya, hinarang lang niya sallallahu alaihi wasallam hanggang hinimas-himas niya. So hinarang niya at sinakyan niya at pinabalik niya yung kamelyo na yon sa kanyang grupo. Subhanallah, lahat sila nagulat. Pati hayop kayang pakalmahin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pati hayop na nagagalit at sa murang edad nagawa yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pang paglalakbay, ito naman ay panahon ng tag-init.
Sa panahon na ito, sila ay papunta ng Syam. At yung Syam, lagi natin binabanggit, sino nakakaalam ng Syam? Sa lumang, ang tawag dyan? Sa lumang mapa. Ang Syam, yan ay ang Syria, Jordan, Palestine, ngayon iba-iba na siyang bansa. Pero itong lahat ay, basta nasa silangan ng Arabia, itong lahat ay ang Syam. Hindi Nine na Syam. Syam. So ang travel nila, dahil ang Makkah nasa gitna, pag nag-aral talaga tayo ng history ganyan, kailangan may mga mapa eh. Isipin nyo, Yemen nasa baba, south, at ang Syam ay north, at ang Makkah ay nasa gitna. So magkano sila kasipag? Kumukuha ng kalakal sa Yemen at ipinapalik nila ng Syam. Di ba? So pagkataglamig, pagtaglamig, sila ay naabutan sa Yemen, pagkatag-init, sila ay naabutan sa Syam. Ganun kasipag itong mga Quraysh. So ito na. Naglakbay sila at kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iulat na 12 years old ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiulat na itong taon na ito, inaabangan sila ng isang monghe na ang pangalan ay Buhayra. Nang sila ay tumigil, kasi ayon sa kasulatan, itong monghe nito ay isang Kristiyano. Okay? Ayon sa kasulatan, sa propesiya ng kanlang aklat, tanda natin may Christian na nun, People of the Book, na sa taong ito, darating ang sugo ni Allah, ang mensahero. So excited ito at hinihintay niya kung sino ang titigil doon sa particular lugar na yon na kung saan doon hinuhula na ang pagdating ng sugo. Okay? Pagdating nila doon ng mga Quraysh, nakita niya yung palatandaan, itong si Buhayra, itong monghe na ito, na yung ulap nandun, lumililim sa kanila. Isa sa palatandaan yan. At nandun yung puno na ayon sa kasulatan, pag dumating ang sugo ni Allah, magpapakumbaba yun at bibigyan siya ng lilim at magsusudyud. Yun ang ginamit na term. Magsusudyud. Magpapakumbaba. Yun ang hula. At palatandaan na nandun sa grupong yun o sa pulutong na yun ang mensaherong parating. So nang makita niya ang Quraysh, lahat ng mga hula, palatandaan nandun, naggayak siya. For the first time. Taon-taon dumadaan itong mga Quraysh. Kaya nagtaka sila, bakit ngayon ang bait nitong monghe na ito? Inimbitahan sila para kumain. Iniimbitahan ko kayo, lahat kayo, na kumain doon sa aming monasteryo, sa aming simbahan. Sa kondisyong ano, kailangan lahat kayo walang maiiwan. Okay? Lahat kayo. Pag lahat kayo, nangako na pupunta doon, ipaghahanda ko kayo ng pinakamasasarap na pagkain. Sige, lahat kami pupunta. So lahat sila pumunta, kaya lang ang propeta ng Salam Salam, bata pa noon, so siya yung napag-utusan, itong mga gamit, Muhammad, bantayan mo dyan, at kami ay naimbitahan, kung wala magbabantay, baka manakaw, so dyan ka lang. So sumusunod naman ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at lahat sila pumunta doon sa monasteryo at para kumain. Pero lahat sila doon nandoon na at hinahanap na ni Buhayra, nasaan dito ang mensahero ni Allah? Kasi may mga palatandaan siya. Sabi niya, wala munang kakain. Hindi kayo ikatumupad sa usapan. Sabi niya, bakit? Lahat kami nandito na. Hindi. Ang usapan natin, kailangan lahat kayo. Lahat kami nandito na. Sinungaling kayo. May kulang. Hinahanap niya yung mga palatandaan. At sabi niya, meron lang isang naiwan doon, bata, si Muhammad, tagabantay ng gamit, tawagin niyo siya dito. At pagkakita niya, doon sa bata, may tinanong siya. Sabi niya, siyempre, kukonfirm niya yung mga palatandaan. Sabi niya, sino si Lat at si Uzza? Bakit niya natanong to? Kasi, nung tinatanong niya yung mga Arab, yung mga Quraysh, kayo bang lahat nandito na? Ang sabi ng Quraysh, Wallati wal-Uzza, hindi wallahi ah. Wallati wal-Uzza, kami lahat nandito. Yung wallati, yun yung wallahi nila. Kaya lang si Lat at si Uzza, yun yung kanlang mga Diyos-Diyosan noong panahon na yun. Kita nyo? Di ba tayo pag nagsusumpangin, wallahi ganito, wallahi ganyan. Yung panahon nila, wallati wal-Uzza. So tinanong niya yung bata, sino si Lat at si Uzza? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itanong mo na lahat ng nais mong tanong, maliban dyan sa pinakakamuhi-muhi sa akin. Sa murang 12 years old, walang nagturo ng reliyon, nakadikit na yung tawhid. Galit na siya sa shirk, sa Diyos-Diyosan. At sabi ni Buhayra,
patingin ang likod mo at titingnan niyo yung khatamun nabiyin, yung marka sa likod ng propeta na kung saan parang maliit na bilog na may konting buhok at yun ang malinaw na nakasaad sa aklat ng mga lumang Kristiyano na ang parating na propeta o sugo ni Allah ay merong tatak sa likod. Pagkita niya, subhanallah, ito ang sugo ni Allah. Tinawag niya si Abu Talib. Ang sabi niya, Hada Sayyidul Alamin. Yan batang yan, yan ang pinuno ng sanlibutan. Hada Rasulu Rabbul Alamin. Yan ang sugo ng Panginoon ng sandaigdigan. Hada yab'asahullahu rahmatan lil alamin. Yan ang pinadala ni Allah bilang awa sa sanlibutan. May naiulat pa, sabi niya, saan kayo papunta? Siya, Syam, huwag mo na siyang dalhin doon. Ingatan mo siya sa bahay, baka makuha siya ng Roma, ng Hudyo, Roma at Jew. Binantaan siya. At alam nila, ayaw nila na mababalitaan na ang sugo ay manggaling sa Arab. Okay. Ito ang unang official mula sa kasulatan na sinabi na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang sugo ni Allah. Nung una, nung panahon ni Abdul Muttalib, puno lang sabi ng mga pinuno na yan ang batang yan ay may kakaiba sa kanya, magiting yan o marangal yan. Pero ngayon, officially, mula sa angkan ng kasulatan, may nagsabi na yan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. So meron ng balita na nalaman ng mga Quraysh na sa murang edad may nagsabi na isang monghe na maalam sa kasulatan na yan ay sugo ni Allah. Meron pang isa, okay lang? Okay lang, linggo naman bukas. Marang lumulungkot kayo eh. Konting smile. Helpful fudul. Kasi baka kulangin yung araw natin. Kala natin, ika-anim na pero nandito pa rin tayo sa kabataan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pumunta tayo ng 20 years old. Talon tayo ng konti. May tinatawag na helpful fudul. Ang translation nito, ang kasunduan, treaty yun eh, pledge. Kasunduan ng mga magigiting, al-fudul. Anong kinalaman dito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isang araw, merong isang taga Zabid, Yemen, Zabidi, pumunta sa Makkah para makipagkalakal at may dala siya mga kayamanan o kalakal. At siya ay nagtawap at pinabantayan niya yung kalakal niya kay Al-As ibn Wa'il, isa sa mga pinuno ng Quraysh. Okay? Siguro nagtatanong kayo, kasi ito, pinabantayan niya yung kalakal niya, pakibantay, magtatawap ako. Dahil Makkah, nagtatawap na ba sila noon? Oo, may hajj na nga sila eh. Pero hindi nung paraan ng tinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matatalakay pa natin yun sa mga ibang pagkakataon. Nagtawap siya dahil yun ay Kaaba. Huwag kayo magtaka, yun lang ang gusto ko ditong papansin sa lahat. May nagtatawap na noon at meron ng nag-hajj noon sa paraan ng Quraysh. Okay? Magalas niya magtawap, pumunta siya kay Al-As ibn Wa'il, saan yung kalakal ko? Kalakal? Kalakal? Pinabantay ko sa'yo. Pinabantay sa akin. Sa madaling salita, niloko siya. Wala ang kalakal. Pinabantay. Subhan, may magagawa ka ba? Wala. Nas dito ka sa lugar ko. Anong kalakal? Wala kang pinabantay sa akin. Subhanallah, itong taong ito na Az-Zabidi, taga Yemen, magaling magpoet tumula. At binabanggit ko na maraming beses, ang mga Arab noon, baliw sila sa poetry, sa tula. Tumula siya sa Kaaba tungkol sa ginawa na ito ng Quraysh. Ang Quraysh ay manluloko, magnanakaw, lahat ng kasiraan at kumakanta siya, unti-unti na napansin ng mga tao. Hindi nila ito mapabayaan. Nagtipon-tipon yung ilan sa mga pinuno, ang ilan sa kanila, mga anak na ni Abdul Muttalib, mga tiyuhin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at dito nila ginawa yung kasunduan ng mga magigiting. Na ang punong dahilan, hindi natin pwede pabayaan yun. Kumbaga sa panahon ngayon, pag kami nagkakalat ng chismis social media, ang hirap kalabanin. Eto, kinakalat na yung Quraysh ay ganto, nanloloko, nagnanakaw lahat, kasiraan sa kanila, basta magaling sa poetry, tinatangkilik ng tao at ikakabagsak mo. Ikakabagsak ng Quraysh. So hindi natin dapat pabayaan to. Nagpulong-pulong sila at kinakailangan gumawa sila ng aksyon. Na kung sino man ang totoo dito ay tutulungan natin.
At itong grupo na ito na ibinuo nila na kung di ko nagkakamali 5 hanggang 6-7 tao lang na mga pinuno ng Quraysh ay nanumpa na sila ay titindig palagian sa katotohanan. Basta may nanloko sa Quraysh, sila ang bantay. Hindi nila, kahit Quraysh man o hindi, kung may naloko, kailan ibalik nila yung karapatan. Okay? Ano kinalaman? Kasama dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 years old. At nagkasundo sila, pinuntahan nila si Al-As ibn Wail. Anong ginawa mo dun sa taga-Yemen na ngayon tumutula dun sa Kaaba't sinasabi yung mga kasiraan natin? Ito na yung kayamanan niya, ibabalik ko na eh. Binibiro ko lang. At nabigay ang katarungan nung tao na yon taga-Yemen at kasama dito ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Later on, sinasabi nila, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron ganung ulit na mag-iimbita sa akin para titindig sa katarungan, sasama ako ulit. Masya Allah. Ilang taon siya? Nasa 20 years old, humigit kumulang, na nagiging kasama na siya sa mga leader ng Quraysh dahil sa napakagandang reputasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming aral dito sa tagpo na ito at inshallah maitanim sa puso natin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula pagkabata hanggang dito sa inabot nating edad niya, walang naitalang bahid ng kasinungalingan o kasamaan. Napakaganda ng kanyang talaan na pinagkakatiwalaan siyang sobra ng mga tao. Kung ngayon nabubuhay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag-uunahan niyo mga credit card company para bigyan siya ng credit card. Ngayon ang pangalan ng isang negosyante, kung mahusay kang negosyante, nandun ang pinakamalaking kredibilidad mo kung ikaw ay napakatapat at kung ikaw ay mapagkakatiwalaan at lahat ng yan ay tinataglay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanggang dito sa edad na kung saan nakarating natin sa pagkakakilala natin sa kanya. So barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.